segment D E. So yung mismong cable lang. Ayan. So this is D and this is E. Okay. Tapos ito yung ating TE na 9.714 kilonewton and siya rin yung horizontal component ng ating TD. So this is also equals to 9.714 kilonewton. Then isa na lamang yung kailangan natin para makuha yung TD, yun yung ating DV. Okay? Okay? So lahat ng mga loadings natin dito sa ano, sa suspension bleed, i-convert natin into distributed load. Ayan. Convert natin into distributed load. Okay? Tapos ang sukat nito is 16 meters and this is equals to 7 meters. Okay? So, ano nangyari dito? Bali, yung ating ano, yung ating 9.714 kilonewton is nakuha natin sa mga loadings natin na 5 kilonewton and 8 kilonewton. Tapos, nung pinunta natin sa segment TE, sila rin yung makapag-create ng ating distributed load na W. Okay? So, yun yung kailangan i-resist ng ating DV. Okay? So, paano natin makakuha yan? Kailangan natin mag-moment saan? Sa D. Okay? So, summation of moment at D is equals to 0, clockwise is positive. So, negative 9.714 multiplied by 7. Tapos, yung W natin, iikot ng clockwise. So, plus W multiplied by 16 multiplied by 16 over 2 is equals to 0. So, makukuha natin yung ating W as 0.502 kilonewton per meter. Okay? Yan. So, makukuha natin yung DV natin by summation of forces vertical is equals to 0. Upward is positive. Okay? So, positive DV minus W multiplied by 16 is equals to 0. So, ang ating DV is equals to 8.032 kiloton. So, ang ating TD niyan is equals to square root of DV squared plus yung horizontal component niya na 9.714. That is what? TE squared. Okay? So, TD is equal to square root of 8.032 squared plus 9.714 squared. So, ang ating TD is equal to 12.193 kilonewton. Okay? So, yun yung ganyan yung pag-solve natin ng cables with suspension bridge. Okay, so thank you for watching. Bye!